Mga ka-taxpayer kong minamahal, masagana at masayang panahon po sa inyong lahat. Bakit importante ang preemptive strike? Ayan. Preemptive strike, ginagamit yan sa gera, pero ginagamit din yan pagdating sa mga BIR or government transactions. Ipaliliwanag ko sa inyo, sumama kayo sa ating discussion. Halika na! Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ho yung ilalagay ko diyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Meron ho akong ipe-present sa inyong letter. Ayan. Itong letter na ho ito ay sagot ho ng BIR sa isang letter na ibinigay sa kanila ng ARTA. Napaka-powerful ng ARTA. Anti-red tape authority. Gamitin po ninyo ang ARTA. Paano ginagamit? Napakasimple lang, sir. Bago kayo magpa-receive ng anumang letter sa BIR o anumang government agency, ipa-receive nyo muna sa ARTA. At dapat ang letter ho ninyo, ang itsura, parang nagko-complain kayo. Mag-a-action ng ARTA, sila na mismo pupunta sa BIR o other government agency at ipapalo up yung letter nyo. Imagine nyo, nagkaroon kayo ng taga-palo up. Nakatipid kayo ng pera, hindi ba? So, pag-usapan natin, ano ang nangyari dito sa sitwasyong ito? Imagine mo, sir, bossing ko, nagpaliwanag yung BIR sa kanilang ginawa. Ito, facts of the case. At sinabi pa nila rito, ang reply nila doon sa FLD protest ay yung docket daw ay ginawan ng memorandum of assignment at inassign sa isang bagong revenue officer. O edi nagkaroon ka na ngayon ng advance information kasi hindi naman ito reply sa iyo ng BIR eh. Reply ito ng BIR sa ARTA at ang ARTA ang nagbigay sa iyo. Ganon ka-importante ang advance information. So ngayon, makapaggagawa ka na ngayon ng mga susunod mong hakbang. Ganyan ka-importante, sir, na nauuna ka, napipredict mo kung anong mangyayari sa iyo sa future. So, ano ginawa ng BIR? Ito po, nag-recommend na sila. Ayan, oh. Na pursuant daw sa Operation Memorandum, mag-i-issue sila ng bagong letter of authority. Ayan, oh. New letter of authority. Pursuant daw dito. So, anong gagawin mo, Mr. Maestro, Mr. Tax Specialist? Napaka-simple lang. Number one, inutusan ko yung si Sonia Carag. Magaling na ano yan, ha? Tax Specialista. Si Sonia Carag, inutusan ko na kunin itong Operation Memorandum. At inutusan ko din siya na kunin itong RR na to para mapag-combine ko ano yung susunod na action ng BIR. Kasi doon sila kumukuha ng kanilang power eh. Sa kinukuha na nila ng power, yun din yung kanilang weaknesses. Nandoon din yung weakness. So, gagamitin ko yun para maproteksyonan, ma-preserve ang karapatan ng mga taxpayer. Gamitin mo mga ka-taxpayer kong minamahal. Itong sinasabi ko sa inyo. At effective ho ito sa lahat ng larangan ng government services. So ngayon, pag-usapan natin mga ka-taxpayer kong mahal, dagdag kaalaman. So, magkakaroon daw ng investigation. Nandito kasi yung ano eh, yung problema ng taxpayer, ito. Nasa formal letter of demand. Ayan.
FLD. Eh, hindi naman kailangan makarating sa FLD. Kung mag-iisip ka, minamahal kong taxpayer, papaano mape-prevent ito? So, kung mape-prevent natin to, eh lahat ito na mape-prevent natin, ma-e-X natin. So, kung wala kang ito, eh di wala kang problem. Ha? Yan? Kung X lahat yan, eh wala kang problem. So, magsisimula ang pag-X natin dito. Okay? Sa starting point or starting line. So, meron kang dalawang option. Option A and option B. Pag-usapan natin yung options mo, mga ka-taxpayer, kung minamahal. Option number one is deny the RDO to suggest. Kanino niya isasuggest? Sa regional director na ma-issuean ka ng letter of authority. Anong letter of authority? Yan po ang isang example ng isang letter of authority. At yan po ay laging ini-issue tuwing June, July, or August. Sa mga nag-file ng tax return ng April 15. Yan ho yung cut-off eh. So, expect mo, kung nakaka-receive ka na ng letter of authority, yearly, makaka-receive ka ng letter of authority either sa June, July, or August. So, ngayon, meron kang options. Ha? Dalawa nga eh. Option 1, option 2. O kung gusto naman, option A, option B. Kaya, pwede mong gawin ngayon na bago dumating yung sinasabi kong June, July, or August. Dito natin gagawin ngayon yung option A or B or option 1 or 2. Ayan. So, dito yon bago ka magkaroon ng LA. Kasi kung mape-prevent natin nga ito, mape-prevent natin lahat yan. So, pag-usapan natin. Deny the RDO to suggest. Ano isasuggest ng RDO? Napakasimple. Ang sisasuggest niya, issue ka ng letter of authority pursuant to section 6A and section 10C. Yan po yung mali. Mali po yan. So, wala akong paano may establish kung sino ang i-issuean at sino ang hindi. So, meron pong paraan ang BIR kung sino yung i-audit at sino yung hindi. Andi dito po, mga ka-taxpayer kong minamahal, na-discuss ko na ho yan sa aking dating video. Ito po yung video. Puntahan nyo na lang sa Tax Specialista YouTube. At panoorin ho ninyo. I-present ko ho dyan sa video yan yung pong mga situation, mga rules na ginagamit ng BIR sa pamimili ng mga taxpayers na kanilang i-issue ng letter of authority. So, using that rule, pwede nating matanggal yung sarili natin. Preemptive strike nga eh. Bago ka hatawin ng buntot page, eh, makaiwas na tayo o makagawa tayo ng pang-cover o defense sa ating sarili. Ano yung defense na pwede natin gamitin? Sir, bago tayo makatanggap ng letter of authority, napakasimple lang, sir. Ha? Nakagawa ho tayo ng request against unlawful issued LOA. Ito po ang pinakikita ko sa inyo is unlawful ho ito. Dahil ho dito, at na-discuss ko ho yun ngayon, so para ma-prevent ho natin yan, kailangan kumilos ho tayo ng mas maaga. Kasi pag na-issue ka na ng letter of authority na may section 6 at may section 10, patitigasan ng BIR yan, napakapala ng mukha. Sasabihin nila, tama ginawa nila. Wala naman magsasabi sa kanilang mali. Ang ginawa nila, laging tama eh. So, let us use the law against them. Ano yung batas na papagagamit natin? Kasi napakalakas nila sa presumption in the regularity in the performance of regular duty. E di, present mo na kagad yung regular duty para wala ng presumption. Okay? Yun yung technique number one. So, option number two, sir, anong option number two mo? Option number two is deny revenue officer group supervisor to presume. To presume ano? Deficiency tax. Kasi dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ginagamit nila ito to examine.
para ikaw ay i-audit ng mali. Kasi wala namang nag-o-audit sa mga BIR official na mali yung kanilang audit eh. Wala eh. So ikaw na yun. Kasi ikaw yung tatamaan at the end of the rope, 'di ba? Di proteksyonan mo yung sarili mo, di ngayon pa lang para walang presumption sa pag-i-issue ng deficiency tax assessment, edi mag-submit ka na ng tinatawag kong request against arbitrary naked deficiency / assessment. Nakalagay ho dyan sa ating ipinopromote na mga letter na yan. Dalawang letter yan. Letter 1, option 1, at option 2. Sinasabi natin na, ikaw RDO, dapat merong selection criteria bago mo ako i-audit. Ganun yung sinasabi natin. Number 2 naman, sige, kung gusto mo akong i-audit, ikaw revenue officer, group supervisor, bago ka mag-audit, ito yung mga rules na susundin mo para maka-arrive ka sa tamang assessment. Okay lang makatanggap ng tamang assessment. Napakasakit sa kalooban ng isang taxpayer na makatanggap ka ng assessment, number 1, na hindi mo naiintindihan. Number 2, napakalaki. Okay, at number 3, hindi mo alam kung paano mo lalabanan. So, tatlong bagay ang nasakit-sasakit sa ulo mo. Pero dito, yan tatlong bagay na nagpapasakit sa ulo mo, mawawala. Bakit? Ilalagay ko na. Nasa loob na ng request against arbitrary naked deficiency assessment, paano ang tamang pag-e-examine ng isa't isang BIR form. Ibig sabihin, BIR form 1601C, paano to ine-examine? BIR form 1701, BIR form 1702, paano to ine-examine? Isusulat na natin yung regular duty nila, paano ine-examine ang bawat isang return. So kung nasa sa atin ngayon yung power para matanggal yung presumption na ginagamit nila para gumawa ng mali, makaka-receive tayo ng tamang serbisyo sa BIR at kahit sa anumang government offices. So bumili na po kayo ng dalawang request na yan at dadagdagan ko ng dalawa pang request, ha? Kung sakali mo makaka-receive kayo ng letter of authority, dadagdagan ko yan para malesen ang deficiency tax mo. Number 2, para hindi ka makasuhan sa DOJ o sa court at ma-issue ka ng warrant of arrest ng BIR. Okay? Dalawa. Pero itong offer ko, hanggang March 31, 2022 lang. Maraming salamat mga ka-taxpayer kong minamahal. Masayang panahon po sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life.